sa condo, yun yung mga limitations, di ba, na hindi mo nagagawa. Hello guys! So for today guys, excited kami kasi pupunta uli kami dun sa bagong bahay. Pupunta kami dun sa bagong bahay guys, tapos mag-ayos kami ng konti. At excited ako guys kasi makakapaglinis na ulit ako ng sasakyan. Alam nyo ba guys, simula nung pumunta kami ng condo, hindi pa ako nakapaglinis talaga yung tulad ng dati na talagang vacuum, di ba? Hindi pa talaga guys, kasi ang hirap, kasi nga since nasa condo nga kami, syempre mahirap kasi wala naman akong saksakan para sa vacuum. Although meron naman kami portable, pero hindi kasi siya ganung kalakas, no guys, na talagang malilinis mo talaga ng maayos yung sasakyan, ganon. Kaya ang linis lang namin guys, yung touchless lang, yung dadaan lang yung kotse, tapos diba. Pero hindi ako ganun kasatisfy kasi iba kasi pag naglinis talaga ako ng sasakyan guys, talagang ini-scrub ko talaga, tapos meron pa nga siyang wax, diba. So talagang na-miss ko yun guys, no? Yun yung isa sa mga hindi naman regrets, no, more of na-miss ko lang na gawin kasi nga sa condo, yun yung mga limitations, di ba, na hindi mo nagagawa kapag nasa condo ka nga, di ba? Hindi katulad nung pag meron kang sariling townhouse or meron kang sariling single detached, madali siyang ano, madaling maglinis, di ba? Anyway, so yun ang gagawin natin for today. Hinihintay, so yung mga boys ko is nasa ano lang, meron silang karate session ngayon, kaya tatapusin lang namin yon and then pupunta na kami sa bahay para maglinis, di ba? Kasi by next week lilipat na kami doon at doon na kami magi-stay. Ayan, kaya talagang excited kaming lahat, guys. Kasi nga, 'di ba, from maliit na, hindi naman siya sobrang liit, no. Mga nasa 900 square feet yata yun. Pero kasi for us, family of 5, parang bitin yung space. Lalo na lumalaki na yung mga anak ko sa amin, 2 boys and 1 girl, di ba? So hirap. Kumbaga hindi sila masyado makagalaw sa bahay. So ngayon, kaya din sila super excited din, no. Yan. Yun. So yun ang gagawin natin for today, linis ng sasakyan and linis ng konti ng bahay, mag-ayos kami ng konti. And then that's it. Hi guys, so nandito na tayo sa bahay ngayon. So maglilinis na tayo ng kotse. Ayan na yung kotse natin. So sisimulan na natin to guys. Linis na tayo. Sa wakas, makakapaglinis na uli tayo ng sasakyan. Let's go! So ayan guys, tignan nyo may itsura ng kotse natin. Di ba? Dungis. Okay? So lilinisin natin yan guys. Tignan nyo naman. Okay? Malupitang linis ang gagawin natin dito. Alright? But that's okay. Kaya natin linisin yan. We have all day to clean the car. There you go. Siyempre, vacuum muna tayo guys. So dito guys, para makapag-vacuum tayo ng mas maayos, kailangan natin tanggalin lahat ng mats. Tapos yung mga mats na yon, yung mga rubber mats, kailangan din natin siyang
i-wash. And then yung pinaka-flooring natin, guys, kailangan din siyang i-scrub at vacuum. So meron kaming gamit dati dito sa bahay na pang-carpet talaga siya na pwede mong lagyan ng solution. Tapos magagamit mo yun na pang-scrub doon sa mismong flooring ng car. And then ang mas maganda pa doon, guys, hinihigop na rin niya yung excess na water habang ini-scrub mo siya. So napakaganda talaga siyang magamit para din sa car. So yan, guys, talagang sobrang nag-enjoy lang ako dyan kasi na-miss ko talaga maglinis ng car namin for 4 months. At saka gustong-gusto ko talaga na ako yung naglilinis ng car namin. So bago ko linisin yung labas, I make sure na malinis yung loob ng sasakyan. So ito, guys, yung gamit ko na vacuum. So kung makikita nyo, meron siyang tangke para dun sa solution, meron din siyang tangke para dun sa marumi na tubig. Right? So talagang napakaganda niya, guys, kasi habang ini-scrub mo yung floor, pwede kang mag-spray nung solution. So talagang makikita mo na malinis siya. Tapos hihigupin na rin niya yung maruming solution na nandun sa carpet. Yan, guys. So makikita nyo talaga na nahihigop yung mga excess na solution at saka yung tubig from the carpet. So after natin malinis yung ating carpet, ang next na is yung ating car seat. So meron tayong specific na spray para sa ating mga seat at meron din tayong spray para sa interior ng ating sasakyan, like yung para sa dashboard, sa center console, at sa manibela. And itong gamit natin na spray, guys, is hindi lang siya nakakalinis, meron din siyang leather protection para sa ating mga car seat. So after nating malinis yung loob ng ating car, dito na tayo sa fun part ngayon, which is lilinisin naman natin yung sa labas. Yung gamit ko na shampoo dito, guys, para na siyang 2-in-1. So wash and wax. So after nyo siyang masabon, mabanlawan, guys, kailangan nyo lang siyang tuyuin para lumabas talaga yung kintab niya, guys. And mamaya, guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kakintab yung sasakyan after natin siyang matuyo. So I really suggest, guys, na huwag nyong iiwanan yung car nyo na basa, lalo na sa sikat ng araw, guys. Kasi pag natuyo yun, guys, magkakaroon siya ng mga stains. Maganda rin yung ating timing sa paglilinis ng ating car kasi kung makikita nyo, guys, maganda yung weather. Mataas ang sikat ng araw dyan, guys, pero malamig yung simoy ng hangin, which is perfect talaga sa paglilinis ng sasakyan. And syempre, guys, para din maging quality time yung paglilinis natin ng sasakyan, kung kaya nyong i-involve yung mga anak nyo, mas maganda. Para kasi itong magsisilbing bonding nyo, diba? So dito, kasama ko yung aking bunso, for her, para lang siya naglalaro, no? Pero syempre, yung mga moments na yan, guys, memorable yan, no? So 10 years, 20 years from now, makikita niya yan kung paano kami naglilinis ng sasakyan, diba? So, nakakatuwa lang din. Tsaka, sino bang bata ang ayaw ng tubig, diba? So, kesa naman sa nasa cellphone sila, nasa tablet, diba? So, why not subukan natin silang i-involve dun sa mga katulad nito, diba? Yung simpleng paglilinis ng sasakyan, pero for sure, guys, matatandaan nila yan paglaki nila. So after nating mabanlawan, guys, yung car at ma-assure na wala nang sabon, ang next at last part na gagawin natin, of course, is tutuyuin natin yung ating sasakyan. Sinabi ko nga kanina na napaka-importante nito para hindi magkaroon ng stain yung ating sasakyan. At ang gamit ko dito na pamunas, guys, is para siyang rubber na pamunas na napakabilis mag-absorb ng water. Ayan. So dito, guys, malapit na tayo matapos. So konting punas na lang at makikita nyo na kung gaano kakintab yung ating sasakyan after natin siyang matuyo. So para mas
appreciate nyo yung linis at kintab ng ating sasakyan. Nag-take ako ng mga pictures. So watch this, guys. Okay guys, tapos na tayo maglinis. Kita nyo naman, kintab ng kotse natin guys, oh. Diba? Hanggang loob, malinis. Amazing. Look at that. Kintab guys. Malinis ang kotse. Amazing guys. Linis. Kotse natin, no? Kintab. Okay. So, yun lang, guys. Thank you again for watching. And see you again on my next video. Peace.